Hi mga ka-gold days and mga ka-baguettes! So for today's video, gagawa kami ng Spanish bread. Tsaka... Pero hindi kami pupunta sa Spanish. Spain. Spain pala. Hindi kami pupunta sa Spain. Gagawa lang kami ng Spanish bread. Ayun nga po, mga ka-gold days, yung sinasabi namin na kasama doon ang gagawin yung breadcrumbs. Pwede rin siya i-ano doon sa Spanish. Yun po yung gagawin namin. At kung mag-umpisa na kami, makikita ninyo lahat ng mga ano, mga ginagawa namin. Lalo na yung sekreto sa tinapay. Kung paano pasarapin ang tinapay. Ayun mga ka-goldies. Hello mga ka-goldies at mga ka-bagets. So, kakatapos lang na magbukbok, di ba? Tapos na. Tapos na. So, ito, ipapakita namin sa inyo kung paano gumawa ng Spanish bread. Sa recipe namin ito, hindi lang Spanish ang mga magagawa. So, parang isang timpla lang siya sa mga maraming klaseng tinapay. Kaya ipapakita namin sa inyo ang Spanish at saka chocorol. Tsaka yung tinatawag nilang kalabasa at pumpkin. Yun ang magagawa dito sa ano na to. So, ipapakilala namin sa inyo ang aming recipe. Ingredients. Pasok. Isang kilo na ano. Na harina. Harina, first class na harina. Kailangan first class. Basta yun na yun, first class. Tapos, sugar. Wash 200 grams. 200 grams na ano, ihahalo natin siya dito sa ano. Ako maghalo. Oh, sige. And guys, sinana na namin. Tapos, salt. 2 teaspoon of salt. Okay. Yan. 2 teaspoon of salt. Then, powder milk. 100 grams of powder milk. Ayan siya. Okay, let's go. Let's do this. Then, margarine. Margarine. 160 grams of margarine. Yun. Margarine! I like margarine. And, vanilla. this one? Hindi, happy na. Product. Pampabango. Bango. 2 teaspoon of vanilla, so ay 2 tablespoon, so equivalent of isang sandok nito ang tablespoon. yun very easy, yummy yung bango, kayang-kaya, much bango. More ang bango, so halos hindi sila magkakalayo ng mga salbar. Oo, ginagawa naming ano salbar. Kunti may mga iba-ibang meron pa isa. Sige, Jets. Tingin ko lang ha, halos pare-parehos lang sila ng pagmamasa, yung procedure, yung ingredients. And lastly, 2 glass of water. 2? Yes, 2 glass of water. Ayun. 1. 2. Nasaan na yung sock natin? I don't know. I forgotten something. Akin na. Yung ano, driest muntik na nakalimutan. Yes, asap. Pag walang driest, ay naku, palpak talaga. Ang gawa, mabuti na lang. Kanina ko pa sinasabi sa iyo. Na-remember ko. Lagay na lang natin 1 teaspoon of driest. Kasi, nakadepende din sa oras yan. Mga, pag 1 teaspoon lang ang ilagay natin, re-rest lang siya ng mga 4 hours. Kasi pagka 2 teaspoon, madali siyang magkuan din. Mga 2 hours lang ang rest niya. Ganun para, umalsa ka agad yung kuan pag 2 hours lang. Pag 2 teaspoon, umalsa ka agad yung minasa na ano harina. And lastly, water. 2 glass of water. Ito, iga-glass na lang natin.
Para perfect. So, haluin siya ng haluin ng haluin. Mix. So, ito, imimix natin to ng imimix. Yung until na makuan siya. Mamix siya. Kung mayroong ano, kung mayroong makina ruler, pwede naman siyang i-roller. Kaya lang, halanganin siya kasi isang kilo lang. Sa isang kilo na to, gagawa tayo ng kakaiba-ibang klaseng ano, mga tinapay. Chocorol. Chocorol. Spanish at Spanish saka and pumpkin. Kaya lang, ang pagkakaiba nila palaman. Doon sa palaman. Pero sa panglabas na ano, isang ano lang siya, isang ingredients lang siya. Yeah! Ganun. So, 3-in-1 po, di ba? Kaya very, very easy. Ganun lang kadali yung mag-aano ng tinapay. Makakagawa ka na ng iba-ibang klaseng tinapay sa iisang recipe. Yun. Yun na nga po. Mga kaguldis at mga kabagit. So, ito yung ano? Palaman. Palaman. Ito, papalaman natin sa Spanish. Ito naman sa chocolate. Tapos, sila rin yung ipapalamon natin sa pumpkins. Pumpkins choco at saka pumpkins cheese. Yun ang ano doon. Ito, ang mix nito, ganun din. Gatas, itlog, tapos isang itlog, tapos gatas, kung may sachet, yun ganun. Dalawang sachet. Tapos, yung flour din. Ano, mga 1 cup of flour. Tapos, more on sugar. Kasi kailangan, di po ba yung palaman matamis. So, ang ginagawa namin, 200 din na, ano, na sugar. Kung pagtitikman mo siya, matamis siya, masarap siya. Pwede siyang kainin din, ano. So, ayun. Yun ang, ano, niya. Yun ang ingredients sa tawag nito, palaman ng Spanish at saka pumpkins. Ito naman sa chocorol naman, cocoa, tapos sugar din, more on sugar, at saka flour din. I-mix lang din siya. Tapos lagyan ng, syempre, pangkasarap, lagyan natin ng itlog, margarin. Yung very, very easy. Parang, ganun lang talaga. Simple lang siya, pero negosyo na rin. Kayang-kaya. So, yun, mag-umpisa na kami mag-i-slice. Let's go! So, mga kaguldis at mga kabagits, ito na yung ginawa namin na yan, Spanish, nilalagay namin dyan na yan. Kailangan mo siyang roll. Tapos, bago ilagay dyan sa ano. Ganon din ang procedure ng ano, sa eto, sa chocorol. Chocorol. Ganon din. Just pumpkin lang. The same ano lang siya. The same kuan lang siya. The same process lang siya. Magkaiba lang sila sa kuan. Sa ano, palaman. Kaya, yun. So, yun na nga po. Yun mga kaguldis at mga kabagets. Ito na yung finished product. Hindi pa totally finished kasi syempre lulutuin pa yan. Yun. Yan. Tingnan nyo. Ito naman, ayan, ito Spanish, ito, ayan, chocorol yan. Yun po yung nagawa namin. Ito, ano to, pumpkins, yan, isa pa lang yung nagawa namin. Pero ito na yung kinalabasan, mamaya makita nyo na pagluto na. So, see you later guys, and mga kabagits and mga kaguldis. Mga kaguldis and mga kabagits. Ito na yung ano namin, na Spanish. Ayan, malalaki na siya, yan. Ready na siya, isalan na siya at ganito yung attire ko pag nagluluto ako, ito. Nakabalot na kasi mainit. Mainit kaya kailangan nakabalot. Nagta-transform. At isasalang na nga natin siya doon sa may oven. Yun na nga mga kagoldi, sinalang na po namin. At mamaya maluto. Sa mga kaguldis at mga kagabagits, tanggalin na natin siya kasi luto na siya. Yummy dito. Yan. So, ayun na yung finished product.
Yung nakapinito. Diba pa? Ayan. Makikita mo siya ang pagkakaiba. Ito, Spanish. Neto, ayan. Chocorol? Chocorol kaya lang hindi nakita yung ano, hindi nabuksan ng mabuti. Hindi ko kasi ayan. Nahiwa maayos. Ang hirap eh. So, magkaiba ang palaman niya. So, ito na yung finished product namin. Ayan na nga po. Mga ka-goldies and mga ka-bagets. Yung finished product namin, pwede na natin kainin. Tikman na natin. Ayan, ito na yung ano. Ayan. Chocorol. O, diba? Ang sarap niya. Uh-huh. Bagong luto. Bagong luto, mainit pa. Ang sarap. Hindi kape ang partner nito. Soft drinks na lang. Ayan, no? Hindi muna tayo magkakape, soft drinks mo. Oo, soft drinks na naman, kape. Tapos, yung Spanish naman, eh, ito na yung Spanish. Ay, toasted. Ooh, sarap. Mainit ang sarap kainin. Ayan. Oh, daming pa naman. Yan na yung Spanish. So, yung breadcrumbs, nagamit siya sa Spanish at saka sa ibang klaseng tinapay. So, halos magkaparehas lang sila ng ano, ng mga ingredients, magkaiba lang ng palaman. At yes. Dito na po, magtatapos ang aming video sa ngayon. So, please like, share, and subscribe. And click the notification bell for more of this and for more videos. Bye-bye! God bless! Thank you sa inyong lahat. God bless you all. Bye-bye! Bye! Na tayo, girl! Kain na tayo. Ayun. Pagkaloto, masarap siya. Bye.